Hello mga kapatid, God bless, good morning. Ayun mga kapatid, kamusta na kayo? Good morning, hi guys. Ayun mga kapatid, ang verse of the day natin ngayong araw na ito ay tungkol kay Solomon. Ayan, yung siya yung gumawa ng templo ni Yahweh. Praise God, ang verse natin ay Unang Hari 6 verse 11 hanggang 13. Ayun. Sinabi ni Yahweh kay Solomon, kung susundin mo ang aking mga utos at tutuparin ang aking mga tagubilin, tutuparin ko ang aking pangako sa iyong amang si David. Maninirahan akong kasama ng sambayan ng Israel sa pamagitan ng templong ito, kasi natapos na yung templo ni Yahweh, na iyong itinayo at hindi ko pababayaan ang aking bayang Israel. Amen. Thank you Lord. Ayan. 14, at tinapos nga ni Solomon ang paggawa ng templo ni Yahweh. Praise God. Thank you Jesus. Ayun. Unang Hari pa din, 751. Natapos ng lahat ang mga ipinagawa ni Solomon para sa templo ni Yahweh. Tinipon din niya ang lahat ng ginto, pilak at kagamitang inihandog ng kanyang amang si David at itinago sa lalagyan ng kayamanan ng templo. Amen. Ayun. Tayo ngayon bilang templo ni Yahweh, kayamanan natin ay ang Lord at ang kanyang mga salita. Pagkatapos, nalangin si Solomon. Unang Hari pa rin, 8 verse 22 hanggang 23. Pagkatapos nito, sa harapan pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar. Itinaas niya ang mga kamay. Praise God. At nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa, walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin, wagas ang pag-ibig na ipinadama ninyo sa kanila habang sila'y nanatiling tapat sa inyo. Ayan, habang natiling tapat to sa inyo. Verse 26, pagtibayin ninyo, O Diyos ng Israel, ang mga pangakong bintawan ninyo sa aking amang si David na inyong alipin. Hallelujah. Ayan. Salamat naman at si David alipin ng amin. Tayo, kanino tayo alipin? Kapatid? Alipin ba tayo ng ating iPhone? Na pagka yan ay dinyos mo, ay iOne ang abutin mo. And verse 45, pakinggan ninyo sila at pagtagumpayin ninyo sila. Sabi ni Solomon, ang panalangin ni Solomon dito. Ayan. Ang sunod nating verse mga kapatid ay 2 Kronika. Ayan, dito na tayo sa 2 Kronika chapter 7. Praise God. 2 Kronika 7 verse 12 hanggang 16. Isang gabi, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin at tinanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handukan. Praise God. Isaraman ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupaing ito, magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Ayan, may salot na ano magpatid. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan, amen, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Ayan. Ayan, siguro nga, ano mga kapatid, hindi tayo nakasunod sa tipa ni Yahweh, kaya ayan, salangan naman siya ng salot. Salot na sakit. Oh, pero pag magpakumbaba daw tayo, i-restore daw niya ang lupain. Muli daw niyang pasaganain. Hallelujah. Marahil nga, nagkasalot tayo sa ano kaya naranasan natin itong salot. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin ni Alay nila rito. Pinili ko at inuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Amen. Ayun, salamat na lang sa Panginoon at yung templo ni Yahweh, yung ating mga katawan, ay lagi niyang binabantayan, sabi niya dito. Kahit yung kung ano-ano na nasa natin, may lindol, may bagyo, may baha, may pandemic na yan, may CB, may kung ano-ano pa. Pero pag tayo dahil magpakumbaba sa kanya, ay muli daw ng pasaganain ang lupain. Ang lupain niya, nanilikha niya para sa atin. Praise God. Ayun, muli daw nang diringgin yung ating panalangin. Ayun.
Itong pagbabasa natin, pakikinig to sa salita ng Panginoon. Ay malugod siya. Siyempre nagpapakumbaba tayo at talaga naman ang daigdig ay napuno na nga ng kasakiman, pag-ibig sa salapi. Isipin mo yun. Kaya nga naman siguro ay napadalhan tayo ng sakit, sa halot ng sakit na ito na sinasabi dito. Pero pag nagpakumbaba daw ang kanyang bayan, muli daw mong pasasaganain ang kanilang lupain. Hallelujah. Babantayan daw niya. Salamat naman sa mga, sa Panginoon. Ano mga kapatid, binantayan pa rin tayo ng Lord. Kaya hanggang ngayon, ligtas pa rin tayo. Hallelujah. Babantayan ko sila at pakikinggan ko ang mga panalangin ni alay nila rito. Hallelujah. Ang panalangin ni Solomon noon, alang-alang kay David na kanyang ilipin doon sa ating binasa. Hanggang sa panahong ito, binabantayan pa rin tayo ng Panginoong Yahweh. Ligtas pa rin tayo, purihin siya, pasalamatan siya. Hallelujah. Pinili daw niyang templong ito upang dito natin siya handugan. Upang dito natin sambahin pag magpakailan man. Lagi kong bantayan at mamahalin ang templong ito. Magpakailan man. Ayun. Hallelujah. Ayun. Binabantayan tayo ni Yahweh sa kabila ng lahat. Kaya ligtas at ligtas pa rin tayo. Kailangan natin magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sabi nga, ay walastik, bakbakan ng bakbakan yung mga hari natin. Ah. Wala nang ginawa kundi nahaling na sa kayamanan ng daigdig na ito. Kaya ito tayo ngayon. Loobin naman ni Niyawi na yung ating mga ginagawa sa araw-araw, pakikinig at pupuri sa kanya ay malubagan ang loob na at ayan ang ating kinakatakutan ay matigil lang. Pero talaga naman ayon sa mga salita ng Panginoon ay siya lang nakakaalam. Praise God. Thank you Lord. Itong ating mga pagbabasa napakinabang doon sa atin kasi na natutuklasan natin yung mga ginawa ni Yahweh noon at yung mga gagawin pa niya sa panahon ito. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun. Kailangan daw magpakumbaba daw sa kanyang harapan ang kanyang bayan. Muli daw niyang diringgin mula sa langit at pasaganain daw niya. Ayun yung sunod natin na verse, mga kapatid, para mabuo itong ating kwento ng pagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Para muling sasagana at ayun ang huwag ng mga lipol at ng yung ating mga kinakatakutan na yan, talaga nakakalipol naman talaga ay aapre. Mabuti na lang binantayan tayo ni Yahweh na ating Diyos. Ano sabi niya sa ating binasa? 2 Kronika 7 verse 15-16. Nabantayan daw niya at minamahal niya yung templo, yung ating mga katawan. Praise God. Ayun, Jonas 3 verse 1-10. Ayun, ito pa rin yung gusto ng lipulin ng Panginoon, lugar ng Nineveh. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Nineveh at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo. Ayan. Nagpunta nga si Jonas sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito. Abuti ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang pinahayag. Gugunawin ang Nineveh. Siya'y pagkaraan ng 40 araw. Salamat mo sa Panginoon. Tayo narito pa rin. Praise God. Thank you, Jesus. Nagpakumbaba dito yung hari ng Nineveh. Verse 5. Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at paglalikod sa kanilang mga kasalanan. Ayan, sinabi nga doon, di ba? Ang talikuran daw. Sa isaraman daw niya ang langit. Pero kung magpakumbaba daw ang kanyang bayan, ay pakikinggan niya mula sa langit doon sa ating unang binasa, 2 Kronika 7 verse 12-16. Hallelujah. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, nagubad ng balabal, nagdamit ng panluksa, at naupo sa abo. Buti na naman, parang ating salita ng Lord, hindi naman natin kailangan umupo sa abo. Baka baba ka lang sa harapan ng Panginoon ay malulugod na siya, makikinig ka ng mga salita at sumunod. O, hindi mo na kailangan isipin mo ito, nagdamit ng sako, naglagay ng abo sa ulo at umupo ka sa abo. O, ay kung may baga doon natira, ano mga kapatid, ay di nasunog yung pit-pit mo. Salamat sa Lord na tayo ay nagbabasa na lang, nakikinig, hindi na tayo kailangan maglagay ng abo. Pananampalatayanan na lang natin ginawa ng Jesus, ang kanyang madal na nugo. Wala na tayo kailangan ihandog, na ihandog na niya. Praise God, thank you Lord. Ayan. Verse 7, at pinasabi niya sa mga taga Nineveh, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom,
maging tao o hayop. O, buti nga tayo, lamon tayo ng lamon habang nag-aaral itong salita ng Lord. Ano, makbati. Sila, hindi sila kumain. Ay, naku, hindi ako pwedeng hindi kain, makbati. Isang kain nun yan, nanginginig ako at ako talaga ay lamonista. Pag hindi ako nakain, kahit kain ako ng kain ng matinapay. Nagugutom pa rin ako ng kanin. Ako nga ay lamonista. Pero hindi naman ako nagisinggero. Di ba si Jesus nakikain doon sa makasalanan? Tinawag siyang lamonista at lasinggo daw. Salamat naman sa Lord na yung nilalamon natin. Pinagpagura naman natin, hindi natin ninakaw, hindi kinamkam. Kaya okay lang yun. Sabi nga eh, di bali daw takaw, wak nakaw. Thank you, Lord. Lahat ng tao at hayop ay nagdamit ng panluksa, taimtim na nalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ng mga nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Ayun. Mabuti, pati mga hayop. Oh. Yung mga taong naghahayop sa panahong ito, naku po, Panginoon ko. Ay galit pa nga pag napalalahanan mo sa tungkol sa Panginoon, lalo pagka mayaman na sa pangangamkam, naku po, tatawanan ka lang nun. Siyempre, mataas ang tingin sa sarili. Verse 9, baka sa paraang ito ay mapawi na ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Ayan, kasi lilipulin nga yung lungsod ng Ninibe. Nagsisi naman sila at nalangin sa Diyos kayo. Ayun. Tulad ng ginawa nito si Solomon na nalangin siya. Dininig naman ng Diyos mula sa langit. Praise God. Thank you, Jesus. Ganito ang gagawin natin ng buong Pilipinas. Kung magpakumbaba sa harapan ni Yahweh, magsisi at huwag magnakaw ng mga ayuda. Million-million kumangamkam yung mga namumuno sa atin. Kaya ayan. Lamonista. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya tuloy ang balak na pagpatay sa atin. Sabi dito. Nung marinig nila yung pahayag ni Jonas. Kailangan makinig ka rin. Dito yung iba yun. Sabi, sino ka naman para magsalita? O kaya nga si Asa. Nagsabihan ni Hanani, hindi nakinig. Ayun. Nautas tuloy sa. Nakita ng Diyos, verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. O salamat na lang. Ano mga kapatid? Marahil nga kung ganun ang gagawin ng buong mga tao sa buong daigdig, magpakumaba sa harapan niya, hindi sana yung matapos na yung pandemic na yan. At yung mga pangyayaring yan ay matigil na nga. Muli niyang pasaganain ang lupain. Hallelujah. Ay nakikita naman natin kung ano nagbabangayan yung mga sakim sa kapangyarihan, sakim sa salapi na halos sila na lang mabuhay. Ayan. Marahil nga siguro nanginginig na sa galit ang Panginoon doon sa ating mga sinundan to ng pag-aaral. Ay talaga naman lahat ginawa ng Panginoon. Buti na lang mga bagin siya kasi lagi nga siya nakatingin doon sa ginawa ni Jesus. Ang kanyang kaisa-isang anak na naghirap. Nagpasakit sa krus ng Kalbaryo para nga tayo iligtas. Kaya talagang napabuti ng Lord. Ano mga kapatid? Ayun, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan. Kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Salamat na lang. Ano mga kapatid? Kahit plano na niyang lipulin, nagpakumaba sa harapan niya. Nahabag siya at hindi na nga niya tinuloy. Nagbago yung kanyang plano. Tulad ng una nang sinabi, praise God, thank you Lord. Kaya kung tayo magbago, dapat magpabuti na, hindi magpakasama. Kasi sinabi din naman doon, diba, sa mga pinag-aralan na natin, Ezekiel chapter 18:23. Hindi naman daw kasi niya kinasiya ang kamatayan ng masama. Ang nais pa nga niya magsisi at magbagong buhay. Hallelujah. Ayan, itong ginawa ng mga taga Ninibe. Nagsisi sila at nagbagong buhay at tinalikuran nila yung kasamaan nila. Kaya nagbago din naman ang pasya ang Panginoon. Hindi na sila nilipo. Purihin ang Diyos. Ayan. Salamat na lang sa Panginoon at lagi pa rin niya tayong binabantayan ayon sa ating binasa. Marahil mayroong mga patuloy pa rin na tapat sa kanya. Unang-una na nga si Jesus na lagi na nalangin para sa atin. Praise God. Thank you, Lord. Para nga tayo ay maligtas, sabi nga niya doon sa, ano, di ba? Sa John 17 verse 20. Ano sabi niya? Hindi lamang sila ang nadalangin ko, kundi ang mga nanalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. O dahil ito sa pahayag natin. Hindi lang
ang nagpahayag ang pinapanalangin, pati ang nakikinig at nanalig sa kanya. Hallelujah. Ayun, salamat sa Panginoon. Bukod sa pinalangin tayo ni Solomon, ipinalangin tayo ni David na kanyang alipin, sabi niyo sa ating binasa. Praise God. Unang Hari, 8 verse 26. Thank you, Jesus. Oh, ayan, kahit napakinggan tayo ng Lord mula sa langit. Tapos si Jesus, pinapanalangin pa rin tayo hanggang sa panahong ito. Hallelujah. Hindi lamang daw siya tayo ang pinapanalangin, pati yung nakikinig sa kanya sa pamagitan ng ating pahayag. Sabi dun sa John 17 verse 20. Amen. Glory to God. Ayun. Kaya tuloy pa rin ang panalangin natin para sa ating bansa, para sa buong daigdig. Praise God. Kasi talaga naman, salamat na lang at ang Panginoon walang tigil sa kadalilangin. Hallelujah. Nating ang buhay na hinamdag niya para ko sa atin. Kaya ito tayo ngayon. Natingi pa rin tayong ligtas. Kasi nga inalagaan tayo. Sabi nga niya. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayun. Basahin na rin natin itong panalangin pa rin ng Panginoon. Lucas 22 verse 31 hanggang 32. Hallelujah. Sabi, Simon, ayan. Anong pangalan natin? Hindi matay si Simon, siyempre. Hindi si Simon noon. Tayo naman ang kausap ngayon. Simon, si makinig ka, hiniling ni Satanas. Tarkay si Satanas na yan. Ano? Doon din naman sa aklat ng Job. Hiniling din naman talaga rin ni Satanas na subukin si Job. Ayun, pinayagan din naman ng Panginoon. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na iniwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit idadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya, at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ayan, kaya ito ngayon, nakaranas tayo itong mga pagsubok, niliglig tayo na nang dahil yung hiniling talaga sa Satanas pagka humiling, ano, nakakapirwisyo. Ay pinanalangin naman tayo ng Panginoon. Kaya napagtagumpayan naman natin. Kaya ayun nga, ayun. Itong ginagawa natin, pinapalakas natin loob ng ating mga kapatid sa buong daigdig. Hallelujah. Subalit idalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya, sabi niya. At kapag nagbalik loob ka na, hindi lang yung nagbalik loob, nagtiwalag ka, hindi yun. Ibig sabihin ay, nanghina ka. Huwag daw manghina ang iyong pananampalataya. Yung napagtagumpayan mo mga pagsubok at saka pag uusig ni isang Satanas na humiling na subukin tayo. Ano bang Satanas na yan? Minsan tayo lang din yan. Kaya huwag tayo mag-isip kung saan yung Satanas niya. Ayan, sabi nga. Kaya salamat na lang at pinanalangin tayo ng Panginoon. Sabi dito, idadalangin kita upang huwag daw maghina yung pananampalataya, at pag nagbalik loob ka na, patatagin mong iyong mga kapatid, o pag napagtagumpayan mo o napahiwalay ka din, nalusmok ka, o patatagin mo ang iyong mga kapatid. Praise God. At nakalagay pa rin doon sa John 17 verse 20. Hindi lamang daw tayo yung pinapanalangin niya, kundi pati ang mga nalig sa kanya dahil sa ating mga pahayag. O, ayun, lahat ito ang nagawa natin. Papayag tayo, nagpapalakas tayo ng loob. Una, ng loob ng ating sarili sa pagharap ng mga pagsusubok ng si Satanas na yan. O, diba? Talaga namang si Satanas laging kasama dito sa abay. Siyempre naman, yun namang kaaway ng Panginoon eh. Sino ba ka? Paano mo naman malabanan yung Satanas na niya kung di kang kalaya sa kanya? Diba? Praise God. Thank you, Lord. Kalaya na tayo kay Satanas niya. Dahil sa panalangin ng Panginoon. Pinahintulutan naman niya. Pero idalangin daw niya tayo. Hallelujah. Ayun. Salamat sa panalangin ng Panginoon. Panalangin ni David. Panalangin ni Solomon na narinig daw ni Yahweh. Sabi doon sa 2 Koronika 7 verse 12, o sa pagsisiti nitong mga taga-Ninibi, narinig naman ang Panginoon mula sa langit. Hallelujah. At nagbago sa nang pasya. Imbis na lipulin ng taga-Ninibi, hindi na nagbago sa ng kanyang plano. Yung una nang sinabi. Hallelujah. O diba? Salamat na lang sa Panginoon at siya'y mahabagin at madali sa magbago ng pasya. Pag kayo nagpakumbaba sa kanyang harapan, ay pag yung mga sakim at ganit dito sa igding pakumbaba ka, naku, siyang siya yun, mga Satanas nga. Lalo kang yayakyakan. Kaya salamat sa Lord na ayun, mayroon nananalangin pa rin pa sa atin. At tayo din naman, mga kapatid, lagi ang prayer natin. Sabi nga, pray the nation. Ang buong ligdig ay pinapanalangin natin. Kasi nga, tayo din naman makinabang pang umunlad ang daigdig, ang umunlad ang Pilipinas, at kung umunlad ang lupaing ito, napaunlad din daw uli at pasaganahin niya. Sino bang makinabang uli tayo din?
Kaya salamat sa kanya na napakabuti niya. Amen. Glory to God. Oh. Naway may nakuha tayong aral dito sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, at manalangin tayo, manalangin nila mga ating mga sarili, pati ang mga namumuno sa buong daigdig, yung mga lalo na yung nagigira dun sa saan ng lugar yon, na tunay naman sinabi naman ng Panginoon, yung mga taong naging halimaw na puro kaisamaan na lang daw ang iniisip. Sabi nga doon sa ating mga pinag-aralan. Hallelujah. Genesis chapter 6 verse 5 hanggang 7. O diba? Puro kasamaan na lang daw ang iniisip ng mga tao. Kaya nalungkot daw siya. Bakit nilikha pa niya yung mga tao? Ah, hallelujah. Salamat na lang at itong mga salitang to. May matutunan tayo at patatagin tayo itong mga patid. Sa pagharap natin niya sa ating mga kaaway na hindi natin nakikita pero nakakabuo. Salamat Lord sa mga salitang ito, mga palala ka sa amin. Amen. Thank you mga kapatid sa pakikinig niyo. Naway may matutunan tayo dito, ipamuhay natin. Huwag tayo tumigil sa pagsisir nitong salita ng Lord mga kapatid para tayo magbalik loob sa Panginoon ang buong daigdig, ang buong Pilipinas. Kasi talaga namin pinadala ng salot na sakit ngayon. Buong daigdig. Salamat na lang, binantayan naman tayo ni Yahweh ay doon sa ating binasa. 2 Chronicles 7 verse 15. Alleluia. Thank you Father God in heaven. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Amen. Glory to God.